So yun, meron tayong bagong item ngayon na bubuksan. Yan, kita niyo sa box. Cycling shoes, saka pedal. So, ang nabili ko nga palang cycling shoes is, unahin natin to sapatos. Buksan ko na to eh, chinek ko na eh. Ito is yung Santik na MTB shoes. So, laman ng box, syempre manual. Tabi natin yan. Saka syempre yung sapatos mismo. Yan! Ganito. Cycling for freedom. So, ito yung unang pitch shoes na magagamit kasi usually or back then, ang ginagamit ko is flat pedals pa. Masasanay ako sa flats eh. Ngayon, mag-click-clits na ako para masubukan ko rin kung efficient nga ba talaga siya. Meron siyang, syempre, ito yung adyasan. Ang ilalim niya, tapos yung rivets. Tapos ano siya, hindi siya nakabowa, nakaratchet siya. So, pag sisigipan mo, tapos mo lang ito. Paglulugan, mute mo lang to, tapos tulak mo. Again, pasikip. Paluwag, pindot. Tapos tulak mo yung mismong mechanism. I mean ito. Wala akong tawag dito eh. So, syempre kasama sa box. May kasama ng ano yan, attachment. Pero hindi ito yung gagamitin ko kasi meron ng kasamang attachment na mas madali or mas newbie or beginner friendly. Itong pedal sa binili ko. Ito kasi ano to, SH51 ano lang to. Single release lang to, single point release lang to. Paano lang yun, yung paganon. Patabi, yung nakuha ko, mas ano siya, newbie friendly ang may makakita ko. So, wala pa akong masasabing ano eh. I mean, zero expectation pa ako pagdating sa cleats kasi baguhan pa lang ako eh. I mean, hindi pala zero, hindi pala totally zero. Na-expect ko na matutumba ako. Well, sana hindi. Pero parang usual naman or normal naman siya sa mga ano eh, mga newbie na natutumba pag newbie sa cleats. Pag bago pa lang or I mean pag yung una nilang gamit. Kasi yun, yung itsura mismo ng sapatos. Ayos din eh. Ang pinamilihan ko is ito, yung Shimano XC3 or yung upline na nalimutan ko yung eksaktong model eh. Taste ko na lang yung image niya. Ito ang kinuha ko kasi ito yung naka-sale. Naka-sale siya tapos meron pa mga ano, mga vouchers. Yung discount nung Shimano sa ano ibang sapatos, di ganun kalaki ito. Medyo malaki yung nakuha kong discount kaya pinatos ko na eh. Ganda rin naman eh. Sa amo ang okay yung pagkakagawa. Parang carbon pero parang feeling ko plastic lang ito eh. Alam mo masyadong kailangan explain dito sa sapatos na to eh. Kasi ay, ano pa lang to eh. Parang unboxing or initial impressions lang eh. So siguro after a few months, magbibigay ako ng review dito. So ngayon, unboxing lang talaga to. Pakita ko lang kung ano yung itsura niya. Ganda ng kulay eh. Ano siya eh, para siyang gray, silver, na medyo nagda-dark green. Depende sa sikat ng araw or tama ng ilaw. Ganda. Dito naman tayo sa pedals. So ito yung pedal natin. Ito is Shimano PD-ED500. Sa pag-research ko, ito yung nakita kong pinaang newbie friendly. Kasi bukod sa maluwag yung springs niya, spring nung mismong cleats, ay minum mismong pedal sa loob, yung attachment na kasama pa niya is SH56, which is yung sinabi ko nga nina, multi-release. Hindi mo na kailangan bumili pa separately. So, laking tipid din nun. Magkano rin yun? Para masa 500, 600, or 700. Depende sa shop. Tapos dito, libre na. Ililink ko pala sa description kung saan ko nabili yung mga items or itong mga gamit na to. So, buksan natin. Siyempre, bukas may manual. Tapos yung mismong pedal. Para saan ito? Kaliwa ka na nila nakalagay. Hanapin ko na lang mamaya. May kasama rin siyang grasa. I mean, pre-applied na yung grease. Grease or thread lacquer? Parang grease lang eh. Uy, ang smooth. Seryoso, ang smooth niya. Nahulog pa nga. Kaya pala nag-switch na ako sa ano, cleats or clipless.
is may mga ahon kasi na feeling ko kaya ko siyang ahunin ng mas madali kasi parang ang daming nasasayang na lakas pagpadyak eh. So mas gusto ko ng efficiency. Dati kasi na-flutch lang ako eh. So parang maiba na rin. Ganda. Medyo may kabigatan nga lang siya. Hindi ko subukan natin ikabit. Subukan na rin natin gamitin. Hindi ko pa lang kung paano mag-glitch eh. As in total newbie pa tayo. So tara, kabit na natin. Practicing muna natin magano, mount sa dismount. Ah, panibago. Di ako sanay ng ganito ang sapatos. Sanay ako sanay, flat sa Vans. Ngayon, makakasubok tayo ng ano talaga, pa-mountain bike shoes. Sige, subukan muna natin. Practicing muna natin, mount sa dismount. Kumbaga, para lang masana yung muscle memory natin. Sarap painggan eh pag nag-click in. Sala. Yan, testingin natin sa ride yung bago natin sapatos. Napakalakas ang hangin. Grabe. So anyway, first impression ko, medyo may kabigatan yung pedal. Tinignan ko sa website, talaga ay 400 something grams. So almost kalahating kilo. Mabigat yun para sa pedal. Kung weight winning ka, hindi ko ito mare-recommend. Tapos doon sa sapatos naman, so far so good. Medyo matigas lang yung dito. Yung sa may logo ng Sunpeak. Yung parang sa dila, medyo matigas siguro dahil bago pa. So, susubukan natin sa ahon. Anong paramdam na naka-beats. Nakapanibago eh. Sarap gamitin, nakapanibago nga lang. Pero syempre, we'll get used to it naman eh. Tara, ahon na tayo. Masarap naman ko yung pagiging efficient niya eh. Yung upstroke. Ramdam na ramdam ko. May naitutulong. Nice. Hayop na yan, mukhang uulan pa ata. Bilisan na lang natin. Parang di tayo abutin. Tatayuan ko to. Ramdam ko yung changes. Minimal pero ramdam mo. Hindi siya yung ganun ka significant. Pero alam mong mas efficient yung pagpadyak mo eh. Ramdam mo eh. Ito pa isang ahon. Tatayuan ko ulit. Makasagasa pang kutsara. Ala ko ano. Galing eh. So far so good yung experience natin sa bago nating glitch pedal and sapatos. Thank you.
Kala ko abulin tayo ng aso eh. Matapos mo lang umahon. Ilang may aso. Kung may mapaguhin man ako, siguro konting adjustment lang sa attachment. Medyo parang feeling ko sala yung kapit ko eh. Kasi nung kinabit ko to, kapakapa lang din eh yung attachment. So mamaya, papantay natin sa buto ng paa natin. Ayan, masusubukan natin yung performance or kung may gain ba or marginal lang yung gain sa ahon. I mean, long sustained ahon. Mga 5 kilometers itong ahonin natin. Tara! So far, so good. Pero kailangan ko mag-adjust ng position ng attachment. Nagaramdam kong mali eh. Mali yung pagkakabit ko. Adjust lang natin. Hanap tayo ng matitigilan. Papapawis lang po. Kaya adjust lang ako dito to na. Medyo. Minsan po, napapadayo ako dun. Sa papuntang Kaliraya. Ah, mahirap po. Sobrang taas. Pero masarap po yung papunta. Ay, palusong. Dire-diretso. Dito naman nawalan. Yun, konting adjustment lang, ipinantay ko lang to dun sa ano ko, yung buto ko dito sa may gilid nung hinlalaki ng paa ko. Kasi kanina ramdam ko sa ahon, sala eh. Aramdam ako medyo hindi tama. Kasi aram yung may hindi tama sa pagpadyak. Kaya adjust lang natin ng konti. Kasi yung una ko itong kinabit, kapaka-pa lang eh. Pero sa flats, di ko masyadong ramdam yung kamalian. Siguro ano, in the long run, habang tumatagal. Pero sa araw, ramdam ko. Sa pedal naman, maganda. Siyempre, Shimano yan eh. Kaso yun nga, yung puna ko kanina, sabi ko, mabigat. May kabigatan. Almost kalahating kilo, biruin mo para sa pedal. Tara na, halos na tayo. Mga 2 kilometers na ahonan pa to. Tapos na tayo sa ahon. Tingin ko naman nasa tamang landas na yung attachment natin. Tama na yung pagkakabit. Tama na yung, ano, yung feel eh. Tingnan natin sa mga susunod pang araw. Pero so far so good. Nalimutan ko palang i-mention. Pag bumili kayo nitong sapatos sa Santik Official Store, meron siyang kasamang free sock. Magkano rin yung medyas nila? Parang nasa 300 to 400 din nata. Napakasarap talaga niyang ipedal lalo pag tumitindig ng paahon. Sa high point out ko lang, hindi rin pala ganong kahirap mag-clip in clip out. Una doon ako takot eh. Maya-maya kailangan, yung tipong ano, kailangan mo mag-clip out bigla-bigla. Medyo nasanay ako dahil medyo nag-ano ako eh.
pinractice ko. Medyo useful naman yung practice. Medyo okay na ngayon eh. Hindi ako super nahihirapan mag-glip in, glip out. So yun, siguro ano, pwede na ako magbigay ng initial thoughts and impressions dito. Sa pedal, first impression, syempre mabigat. Yun yung kanina ko pa sinasabi. Hindi siya pwede sa mga ano, mga weight weenie. Wala ko naman kasi, hindi man ako weight weenie eh. Other than that, wala naman akong nakikita ng problema rito sa pedal na to. Shimano yan eh. Alam natin pag Shimano, tatagal yan. And as for the shoes naman, mismong sapatos, una kong puna, matigas yung dito, yung Santik na logo. Kasi malapit sa Maydila. Napakatigas. Siguro dahil bago pa. And masasanay pa pagtagal-tagal. Sa attachment, sobrang critical nun. Kailangan nasa tamang attachment kayo. I mean, nasa tama yung pagkakabit nyo. Kanina kasi ramdam ko nung umaahaw na ako ng malalayo eh. Ramdam ko kung mali. May mali sa pagpedal ko. Doon sa mga maiksing ahon, hindi mo ramdam eh. Sa mga long sustained ahon, doon ramdam ko yung kamalian ng pagkakabit ko. Pagdating sa performance gains, may improvement siya pagdating sa pagpedal. Lalo yung upstroke. Dati kasi pag umaahon ako, no, yung paa ko galaw ng galaw doon sa mismong pedal. Eh ngayon, since naka-clip in na tayo, mas ano na siya. Hindi na nasasayang yung energy ko pag gagalaw-galaw ng paa. Sa harapdam ko, parang nakadikit na yung mismong pedal dun sa paa ko eh. Which is good. Tagahon muna tayo dito. So yun, nasa na nga tayo. Sinasabi ko kanina. Sa ahon, mas madali siya kasi dati, puro pababa lang yung persa ko eh. Ngayon, meron na rin pataas. So, mas consistent yung speed ko sa ahon. Sa yung energy na in-exert natin. So, ayun. Para kanino nga ba yung gantong uri na sapatos at pedal? Tingin ko para to sa mga siklista na gusto na maging seryoso sa pagbabike. Gusto ng efficiency over looks. Well, pwede ka pa rin pamagamit yung gantong sapatos. Maganda pa rin tingnan eh. Pangalawang tanong, sulit ba? Well, ako sabihin ko, sulit. Kasi ramdam ko yung ginhawa sa ahon eh. Basta mahanap mo yung tamang position ng attachment, hindi nga na, goods ka na. So babalik pa ba ako sa flat pedals? Hindi na. Okay na ako dito. Maganda na eh. Mas gusto ko yung performance ko dito eh. Pero kung na-flats ka naman and feeling mo hindi mo pa naman kailangan ng ganong marginal gains or performance gains, pwede ka naman mag-stay sa flats eh. Wala naman problema dun eh. So yun, kung naghahanap ka ng side kung bibili ka ba ng sapatos or ng click system, eto na yun. Pagka matakot, nung ako kasi ang kinatakot ko, or yung reason ba't ikagat ako bumili dati is takot-takot baka mahirapan ako mag-mount sa dismount. So yun, baka mag-sample lang ako, yun yung nakatakot ko. So yun, dito ko natatapusin to. Sama. Alam.